Magandang araw. Naku, nakakamiss ang ganitong weather kasi ngayon November pa lang pero nag-i-snow na. Naalala ko tuloy nung ako ay isang caregiver at naninirahan pa sa aking employer. Pag ganitong mga panahon na November at nagwi-winter, ayan, ako, sobrang lungkot na at nandun na ako sa kwarto ko, nakatago na ako doon kasi masyado akong lamigin. And speaking of caregiver, sa video ito ay didiscuss po natin ang morning routine ng isang caregiver dito sa Canada. So, syempre, kailangan ng hot drinks para medyo mahimas-masa na tayo sa umaga. So, sa ating mga Pinoy, syempre, like, rice is life. Pero dahil nandito tayo sa Canada, minsan hindi na talaga kinakaya ng oras na makapagluto pa ng ulam. Ayan. So, minsan, madalian na lang talaga basta meron akong coffee, tea, or milk sa umaga. So, minsan, nag-bread na lang ako para mas madali ako makapag-prepare sa pagpasok ko. So, iba't ibang family po, iba't iba rin yung need. Sa family na pinagtatrabahuhan ko, meron akong dalawang alaga na hindi pa sila both mapasok sa school. Kaya most of the time, ay nasa loob lang kami ng bahay or kaya naman eh nasa labas kung maganda yung weather. And then halos yung dalawa kong amo nasa trabaho sila and then gabi na sila umuwi. So usually pumapasok ako ng from 8 o'clock to 6 o'clock. Bali 9 hours yung trabaho ko. Tapos yung extra 1 hour is break ko na. Sa pagsapit ng alas 8, karipas na ako ng takbo niyan mula sa aking kwarto sa basement, paakyat sa main floor ng bahay ng aking employer. Kasi 8 o'clock, start na ng trabaho ko. Dito, paspasa na to. Sa pagkakat ko sa bahay ng amo ko, ang unang ginagawa ko ay mag-prepare ng breakfast ng mga alaga ko. Minsan cereal, minsan naman ay bread or milk para pag gising nila ay nakahanda na ang kanilang breakfast. A few moments later. Good morning. Nandito naman po tayo sa community ng Evanston. So dito po ako unang nag-work as a caregiver. Yung bahay po ng employer ko, malapit lang dito. So walking distance lang dun lang sa kabilang kanto. Yung ano, kabilang kanto para lapit talaga. Pero mga 2 blocks siguro. Ayan, or yeah. Pero ito po yun. Ito yung community naman nila. So, malapit lang sila sa amin. Yung community namin is Sage Hill. Tapos, yung community naman po ng amo ko is Evanston. So, hindi na ako umalis dito sa Northwest nung kasi nagustuhan ko na rin po dito sa bandang Northwest ng Calgary. So, ayan. So, naglalaro usually sa umaga after namin mag-breakfast ng mga bata. Kung sakali na maganda yung weather, kagaya nito, summer or spring, ganyan. So, nagpupunta kami sa park. Ayun ang aming ginagawa sa umaga pagkatapos naming mag-breakfast. So, kung napapansin nyo po yan, yung building na yan, yan po ay retirement home. Yan. Retirement home po yan. Tapos yun naman yung mga shops. Ko alam eh kung nakikita nyo kasi medyo malayo. Pero yan o, yung shopper na yan parang Mercury Drugs po yan. So dyan ako, yung mga, may mga retail pa dyan, may mga kainan dyan. So after kung mag-work, dyan ako kumakain, may mga kainan dyan eh. Or umu-order ako minsan. Pagka tinatamad na akong magluto or kaya ay wala naman akong lulutuin. Kaya ayan na lang po. So, ayun, napakalawak po nung space na yun. Ayun, kami ay nagwo-walking-walking lang dito sa damuhan.
So after naming maglaro ng mga alaga ko, binibigyan ko naman sila ng snacks. And yung time na kumakain sila, yung chance na pwede akong makagawa pa ng ibang mga gawaing bahay, gaya ng paghuhugas ng pinggan o kaya naman paghugas ng bottles nila. So usually after namin maglaro ng alaga ko and then after ko rin silang pakainin ng snacks nila, bali papatulugin ko na sila. So pag nakatulog na sila, yun naman yung time na kakaripas na ako ng takbo sa basement kasi magla-lunch na ako noon. So usually mabilisan lang din yung lunch ko kasi 30 minutes lang eh. So kung ang ginagawa ko, sa gabi pa lang hinahanda ko na yung lunch ko. So para pagdating ko sa kinabukasan at magla-lunch na ako, alam ko na kung ano yung kakainin ko, hindi na ako mag-iisip ng ano ba kakainin ko or i-prepare ko pa. So mas convenient sa akin kung naka-ready na siya, para minsan iwa-warm ko na lang siya or kaya naman minsan nag-i-smoothies lang ako, so okay na ako doon. Tsaka meron lang akong protein bar or granola bar. So kasi sa basement ako nag-i-stay, so yung basement na yun, meron akong sariling room. Tapos, meron din ako sarili kong bathroom. And then, nag-provide din yung employer ko ng television, fridge, at saka microwave oven. So, para kung merong mini kitchen doon. Kasi, ang ginawa ko, bumili din ako ng induction ko para makapagluto ako just in case kung ano yung mga gusto kong lutuin. And then, meron akong sarili kong kettle and meron din akong sariling rice cooker. So after kung mag-lunch, medyo magre-rest lang ako ng konti kung halimbawa may natira pang oras, and then babalik na ako sa trabaho ko mga around siguro 12 or between 12 to 12:30. And around that time naman, nagigising na sila. So, yun naman ang start ng maghapon ko. So, mukha po bang madali ang maging caregiver dito sa Canada? But wait, there's more kasi hindi pa po tapos ang araw. Kalahating araw pa lang ang nabubuno natin at mahaba pa ang maghapon. Kaya naman, dito nyo malalaman kung paano ba maging Jurassic ang buhay ng isang Inday dito sa Canada. Kaya panoorin nyo po ang part 2, ang afternoon routine sa buhay ng isang caregiver. So natapos na natin yung morning, punta naman tayo sa afternoon routine. And we'll hope to see you again po sa mga next videos natin. Abangan nyo po yan. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, and subscribe. See you again next time. Bye!